lakas na yung alog niya mga paps. So malaki yung hinala ko na itong bearing dito. Yung sa primary drive. What's up mga papi? Update dun sa ingay ng CVT. So binaklas ko na yung transmission, specifically itong primary drive. So upon checking, parang okay naman para sa akin tong ano tawag dito, ngipin ng primary drive. Kilatisin nyo nga. Pero upon checking, dun pa lang sa nung nakakapit pa siya, may alog na to, ayan o. So possibly dito galing yung ingay. Kasi yung ibang bearing dun sa gearbox or dun sa transmission ano yan? Okay naman. So ito lang talaga ang merong tama. So posible na dito talaga. Pero papalitan ko na rin yung sa crankcase na bearing. Update ko kayo. Let's go. So ayun guys. Since nga ito lang yung damage, ito lang yung papalitan natin. 6204. Kahit ano namang bearing dyan, pero mas maganda yung genuine. Then idadamay ko na rin to, itong sa crankcase, kasi nadadamay niya talaga ito since ginamit siya ng merong tama ito. So papalitan natin. Madali naman itong tanggalin guys. Maraming mga video dyan sa YouTube. Gagamitan lang natin siya ng blue torch. And syempre may circlip kasi ito. So gagamitan natin ito. So, andito na pala yung mga bearing na gagamitin natin. 6204. 8204 actually nakalagay dito. Pero 6204 talaga yung size na parehas niya sa aftermarket. Oops! Nadulas. So, ito. Koyo na 6204. Then, yung nasa crankcase kagaya nito. Andyan pa yung uniform ko. Is kagaya lang din nung bearing sa front wheel 6300 pits bike ito. Ito ang ipapalit ko dyan. Then kung makikita nyo to, ito ang kailangan natin para matanggal to. Tsaka yung clip na pangtanggal nitong circlip. Kaya nito, tanggalin ko na lang. So ayun guys, natanggal na natin. So ganun lang, pa-cross lang. Pero kung may rubber hammer sana ako, igaganito lang natin. Mas madali. So syempre iniingatan ko rin itong primary drive natin. Kaya yung pagtanggal ko is kinross-cross ko na lang or pabilog yung pagpokpok. So next naman natin dito natatanggalin ay yung sa crankcase cover or yung sa crankcase na bed. So ayun guys, nabuo ko na yung buong transmission. Lagyan ko ng clutch bell para paikot. Smooth naman siya. Ayun o. And isusunod ko na rin itong torque drive bearing. Shoutout sa aking medyas kasi kararating ko lang. So torque drive bearing. Separate to siya na bibili mga papi pag genuine ha. So yung magkasama na ito is sabi ng nasa Yamaha is fake. Ito pala yung crankcase ko, di ba? Napakaganda na. Ni-repaint ko na lang din siya. Then napalitan ko na siya ng bearing. So sige, magbibihis muna ako kasi hindi pa ako nakapagbihis. So ayan, natanggal ko na. Pok lang. Then ikakabit ko na lang itong mga nabili natin. Remember guys ha, na itong ganito na pyesa is separate. Bought or both separately or separated kasi peke daw sabi ng taga Yamaha pag
inisa ito. Lagay ko na lang. So marami namang mga tutorial dyan. Ang akin lang dito, kinontent ko to. Kung ano yung mga pinalitan ko para matanggal ko yung mga ingay. So yun guys, natapos ko nang i-assemble. And dahan-dahan naman siyang nawala yung ingay. Hindi na siya kagaya yung dati na parang helicopter or parang may tunog. Ano yan? Tunog ginagrinder. Okay, so yun lang naman yung pinalitan ko. Torque drive bearing, crankcase bearing, at saka yung bearing sa primary drive. So sana guys, nakatulong sa inyo itong video na ito. Kasi marami rin naman akong nababasa ng mga posts about this issue ng NMAX and Aerox. So marami rin mga kasagutan. Meron ding iba na ilang beses na daw nagpalit ng ganito and nandun pa rin yung ingay. So ganito ganyan. So comment nyo sa baba guys kung ano yung mga ginawa nyo nung nakaranas kayo ng mga ganito, para makatulong din tayo sa mga kasama natin. Okay, so this is Cox G. Morusik, nag-iwan ng respeto at pagmamahal. Ingat kayo parate. Rock and roll. Peace out.